Tanong ni B. Queen R. Bakit lumiliit ang balloon? I decided to answer this question kasi ako lang ba? Ako lang ba yung nanghihinayang dun sa lobong nawalan ng hangin kahit hindi naman pumuputok? Ako lang ba yung umaasang tumagal habang buhay yung 50 pesos na Dora na lobo na binili ko para sa anak ko? Sagutin na natin yung question bago pa tayo magkaiyakan dito. Ang mga lobo ay hindi perfectly airtight. Hindi lang natin nakikita pero may mga maliliit na pores yan. Lalo na yung mga latex balloon na madalas na pinag-aagawan ng mga nanay sa birthday party. Dahil sa mga pores na ito, kaya malayang nakakalabas-masok ang hangin sa lobo. Ang tanong, anong mas mabilis? Ang paglabas sa lobo ng mga maliliit na helium atoms? O ang pagpasok sa lobo ng mga malalaking oxygen, nitrogen, carbon dioxide at argon atoms? Siyempre, mas madaling nakalulusot ang maliliit na helium atoms sa pores ng lobo. At isa pa, mas malakas ang pressure sa loob ng lobo. And the one thing we know about air is that gustong-gusto nitong mag-flow from an area of high pressure papunta sa area of low pressure. Kaya nga kapag sinabi na sa news ni Kuya Kim na may low pressure area sa inyong lugar, asahan mo nang magiging mahangin dahil ang mga hangin na hayok sa low pressure ay maglalakbay papunta doon. Gusto mo bang matuto ng science, English, math at Filipino nang hindi masyadong nape-pressure? Sumali ka na dito sa FB group namin na This is Kuela, and there you will find educational videos on science, English, Filipino and math. Pwede kang magtanong about those subjects at may mga content creators na sasagot sa'yo. Pwede ka rin mag-share ng educational content dun at sumagot sa mga tanong. Dahil ang This is Kuela ay isang educational community para sa tulad nating lovers of wisdom. See you!